ang sekreto kasi ng isang sana ko yan, you have to check all the people around you. Iwasan mo yung mga alam mo may problema. Meron yung power sa social media na gano'n, na pag tingin nila sa plano, hindi ko titignan to kasi hindi ako makakakuha ng positive na dito. Hindi dito tatawa. Wala. Ang kaiba ng season 2 is, season 1 parang nag-testing lang muna kami kung hanggang saan yung mga kakayahan ng mga Pinoy. Mukhang nakalusot naman kami sa marami. So yung season 2, all out na talaga naman sa mga alamin. So yung mga topic wala talaga. Dahil ang kagandahan kasi sinira namin yung parang isang tao lang tapos nagre-report before, tapos walang kong ito, isang topic tapos kanya-kanyang opinion. Na hindi namin sinasabi tama o mali, pero nare-represent namin yung isang part ng society na gusto mag-abag ng opinion niya. Tapos pag narinig sa akin, narinig kay G3, ay ako yun, ako si G3 sa upat usapin namin. So yun ang nakita ng kahit pa. Pero Alex, how does it feel to be the only rose among the thorns? Rose ka pa. Ako kasi yung sa showbiz kasi, ganun ako yung iingat ang image. So, kung nasa isip ko, sinasabi ko lang. And of course, with the confines of the yung sa TV. Pero ang kaibahan ko kasi ako yung lalaki na nagsasabi, minsan, apat sila, ako pa yung nananalo sa usapan. Kasi nga, sila pa pinag-aaway ko minsan. Kasi sursul din ako eh, parang gano'n. Tapos, ang ginagawa ko, pinakampihan ko yung pinakamalakas dun sa apat. Kasi si Madam Corino, siyempre, siya producer na to. Siya kakampi ako kahit ano. Tapos yung kahit mali siya, natama ko yun para tuloy ang show natin. Di ba may season 3 tayo? Na-curious ako sa sinabi ni Miss Corina kanina na gusto niya humor na panlalaki. So maliwanag sa iyo nung pumasok. Oo, kasi ang humor ko talaga yun. Mayroon akong podcast na medyo naughty, dealing with Viva Max. Tapos sa Boys Night Out, meron akong portion sa Magic 89.9. Ako rin yung may mga guest ng mga sexy. Tapos ang stand-up ko is about me being a family guy. Yung husband na medyo takot sa asawa, medyo may mga anak. So, nandun ako sa maliwanag sa akin yung role ko. Tapos, nung pumasok ako dito, dahil pinag ko yung lalaki, ang bala ko talaga, tirahin tayo sa party. Kasi, gusto ko rin tumulong sa kanya bago sa malapit na rin, diba? Parang, so, yun. May nagkakaranasyon. Kasi nga, ayaw na lang ngayon yung hapon na ano eh. Kasi nga, siyempre siesta na matatanda ngayon. Ayaw na itong oras pa. Sorry, man. So, yun. Mag-clear talaga. Naasar ako sa kanila. Ganoon. Tapos, naughty-naughty. Kasi hinalik ako si Patty. So, hindi ka nagdalawang isip na, parang alaman ako dito, lahat sila babae. Hindi. Sabi ko, okay nga. Kasi siyempre, more chances of winning. Di ba? Tatlong may party nisa, may kakaya ko. Tapos si G3, medyo pa konti-konti rin. Pero party talaga yan ako dahil mga, may pera yun eh. Dami alahas niya, no? Mayaman talaga sa party. Pastime na lang itong TikTok sa iyo. Bilang comedian ako, di ba? Kaya siguro hindi kami nakakawala ka rin sa mga bashback. Kasi alam nila, may comedian, meron tayo isang journalist, meron ano. So, saka kami na yung nag-style mission on stick. Uy, uya, nag-react na for you eh. Di ba? May nasabi kami, foul si Patty. Nag-react na kami, uy, huwag naman ganyan. So, pag napalo ng tao, huwag na tayo mag-react. Nag-react na dun eh. So, ayun namin ang isa sa mga safety net. Ako, bilang, ako talaga ano eh, ang image ko medyo bastos. Kaya nagtataka ba't wala nang bash bucket? Ang pag-uusap, based on show face to face, ang lagi namin mga bisita, teenage pregnancy, 14 years old, 8 ang anak. 6, ang mga problema, yes, ang 14 years old na anak, 21 years old na, so 8 na anak, so teenage pregnancy. Bakit? Lack of sex education. Kaya minsan ang topic namin dun sa TikTok, gusto natin pag-usapan yung isang yung sexualidad ng tao para hindi sila nakatanga, kaya sila na naging tanga dahil ang kausap nila kapwa, bata rin. Hindi dapat pag-usapan natin yung hindi pinag-uusapan. Ako, mga topic na gusto ko yung the size matter, di ba? Tapos yung ano ba, ang
ang ano ba yung sex pa nakakabuntis pa. Magano? Ano ko? Hindi kasi parang ako ang point ko doon. Pag-usapan natin para pag may nakita doon sa pamilya, ma-open up din ako na ikita niyo ba yung pinag-uusapan nila o dapat ang alam mo, mag-trigger man lang kami. Pero ano ba to? Ito si online na yun, ano? I can verify. Meron siyang PG ba siya? Ano ba siya? Gabi na kasi kami ngayon eh. 9:30, so parang SPG. Alam mo, yung MTRC, natatakot din ako dyan sa paglalagay ng mga SPG, gano'n. Kasi pag nilagay mo ng ano, lang nai-interesado yung mga bata eh. Ang susunod na palabasa ay may temang sexual. Sexual? Hindi alam pinapanood. Pero yun, yun sa akin, gusto ko na topic about medyo tabu. Kasi gusto na, alam mo sabi ni Madam Curie, itong TikTok, gusto lang namin i-push na i-push ng konti. Maging acceptable na. Kasi hindi natin masabi ang titik. Pwede namang sabihin sa US, pag binig-English mo, penis, wow. Diba? Sex. Dito, kalukuntan. Ano? Pinatawanan natin yung Pinoy. Diba? Hindi, ang ito mo lang sabihin. Hindi, seryoso. Ba't hindi natin masabi yung pepe? At pwede natin sabihin ng vagina? Yeah. What's bad about Pinoy? And that's part of the body. Diba? Kung nasabi mo, pepe, ay! Pero, we're talking about the vagina. Diba? I don't know, ah? Scientific. Pero paano Tagalog ng... Ari. Oh, ah. Ari. Pero generic yun. Generic kasi yung ari, di ba? Parang nagtatopic na sila. Parang yung mga gusto kong pag-usapan kasi gusto ko lang mag-push yung ano. Parang nag-tiktok na talaga tayo. So, hindi nakakalam kasi, although naughty-naughty ako, eh, an IT programmer for 7 years. 3 years akong professor ng CompSci. So, ang background ko is, I am a corporate host and a comedian ng corporate. So, I perform, nagsimula akong mag-perform sa mga companies na hindi ako binabayaran kundi nagkatrabaho ako doon. So, saklaw ako ng HR. So, I have to be very, very safe. You have to tell me to be bastos pag nag-host ako para maging bastos. Pero ang default ko is, very, very safe because doon ako na-practice, meron ako sariling censorship. And I write for Going Bulilit, Showtime, kaya meron akong MTRCB at on the spot. And I do live stand-up. So, to answer your question, hindi talaga ako, hindi ako nagbibigay ng mga salita na alam ko mapapama ako. Doon naman sa mga-offend ako. Ako ano, nagbablock ako ng mga tao. Kahit walang kasalanan sa akin. Kasi pag nagbabasa ako, tapos may mga lagi nagpo-post kasi ng mga, ay ako, ang hirap na naman ang problema ng buhay. Inablock ko yun. Ayoko nang mahawaan ang mga problema ko sa buhay. Kasi kung may problema ka, sabihin mo na lang. Kasi binobroadcast mo, tapos pag may nakialam sa'yo, galit ka. Yung toxic people ay inaalis ko sa buhay ko. Kasi meron pa namang pwedeng magtawagan. Ewan ko, ba't nakalimutan na nila yung text ng cellphone na pag-block mo sila parang galit ka sa ila. Remember when we text each other, nakala nila pag hindi mo nabatay sa happy birthday, magkaaway pa kayo ni Corina. Bakit? Wala kang happy birthday sa social media. There's text people and there's verbal greeting. So pagka toxic, inaalis ko sa buhay ko kasi gusto ko lang fun.